Ngayon ay tatalakayin natin ang maikling kwento. Ano nga ba yung kahulugan ng maikling kwento? Ito ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. May mga maikling kwento kasi tayo na fictional, ngunit kumikiliti nito o kumikiliti ito sa tunay na buhay at kumigising din sa diwa ng mambabasa. Okay? Isang ano yun ang politika na naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga bata. Ibig sabihin ng kakintalan ay nagiiwan ng mensahe o ng aral sa mga mambabasa. Okay? At may mga maikling kwento rin tayo na nanggagagad, ibig sabihin, o nanggagagad ng buhay, ibig sabihin ay paggaya ng realidad ng buhay, paggaya ng pangyayari sa buhay. Okay, at ang ama ng maikling kwento sa Pilipinas ay si Deogracias A. Rosario at ang ama naman ng maikling kwento sa Ingles ay si Edgar Allan Poe. Okay, ngayon ay dumako tayo sa elemento ng maikling kwento. Unahin natin ang tauhan. Sila'y nagbibigay buhay sa kwento at mahalagang elemento ng maikling kwento. May dalawang klase ng tauhan, ang protagonist at antagonist. Pag sinabi natin protagonist, ito ay bida. At ang antagonist naman ay kontrabida. May mga ilang pag-aaral na uri ng tauhan, itong tauhang lapad at tauhang bilog. Pag sinabi natin tauhang lapad, hindi nagbabago ang katangian ng tauhan. Kung mananatili ba siyang mabuti, mananatili ba siyang masama. At ang tauhang bilog naman ay nagbabago. Ibig sabihin, pwedeng sa unang kwento ay mabait siya at sa huli ay magiging masama o vice versa lang din. At ang sunod ay ang tagpuan. Ito yung tumutukoy sa araw, oras, panahon na pinaggaganapan ng mga tauhan. At ang saglit na kasiglahan, ito yung panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan. At ang suliranin naman, ito yung problema na kakaharapin ng mga tauhan. Ito yung lulutasin nila na kinakailangan magkaroon ng solusyon. At ang tunggalian, ito yung paglalaban ng mga tauhan. May apat na uri tayo ng tunggalian. Yung tao laban sa tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan, at tao laban sa sarili. At ang sunod ay ang kasukdulan. Ito yung pinakamadulang bahagi ng maikling kwento. Kasi dito natin makikita ang lahat-lahat o yung mga damdamin na pwede natin makita bilang isang mambabasa ng maikling kwento. At ang kakalasan, dito makikita ang unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento. At ito yung sa madaling salita, yung tulay sa maikling kwento o tulay sa wakas. At ang sunod, ang katapusan o ang wakas, ito yung resolusyon ng kwento. Dito makikita kung ang mga tauhan ba o ang pangunahing tauhan ay masaya o malungkot o trahedya ba yung nangyari. Okay? Tumako naman tayo sa uri ng maikling kwento. Unahin natin itong kwento ng pag-ibig. Ito yung paglalahad ng mga pangyayari tungkol sa pag-iibig ang tunay ng dalawang tao, anuman ang kahinatnan ng kanilang kapalaran o pagmamahalan. Okay, ang diwa ng kwento ay ukol sa pag-iibigan ng pangunahing tauhan at ng kanyang katambal na tauhan. Halimbawa dito yung sa bagong paraiso ni Efren Abueg. Okay, ang sunod na uri ng maikling kwento ay ang kwento ng katutubong kulay. Nakapokus sa ang katutubong kulay sa kapaligiran at ang tagpuang ginagalawan ng mga tauhan sa loob ng kwento. Nagbibigay diin sa pananamit, pamumuhay at kaugalian ng isang tao sa isang partikular na lugar. At ang halimbawa natin dito ay ang Suyuan sa Tubigan ni Macario Pineda. Pinapakita dito yung kung paano ba sila nakakasurvive sa pang-araw-araw. At ang sunod ay ang kwento ng katatakutan. Tungkol ito sa mga nakakasindak at nakakatakot na mga pangyayari na
makapagpapatindig ng iyong balahibo kapag ating itong nabasa. Okay, matindi ang damdamin, nagbibigay buhay sa kwentong ito. Nakapagpapanaig ang damdamin ng takot at lagim na nalikha ng mga pangyayari na sa isang katha itong kwento ng katatakutan. At ang sunod ay ang kwento ng kababalaghan. Ito ay tungkol sa mga di kapanipaniwalang pangyayari o kakaibang mga pangyayari. Naglalaman ng mga kwentong ito ng mga pangyayaring mahirap paniwalaan sapagkat salungat ito sa batas ng kalikasan at makatwirang pag-iisip. Ang mga kwento sa comics ukol sa mga nuno sa punso, multo at aswang ay ilan lamang sa mga halimbawa ng ganitong kwentong kababalaghan. Isa ito sa pinakapalasak na gamitin ng mga katutubo natin noon bilang panakot sa mga bata. Okay, ang sunod ay ang kwento ng katatawanan. Kinakailangan kasi dito ng sense of humor. Okay, ito ay nagbibigay aliw sa mga mambabasa upang sila'y masiyahan at matawa. Ang mga galaw ng pangyayari sa kwentong ito ay magaan, may mga pangyayaring alanganin at may mga himig na nakakatawa ang akda. At syempre, yung mga sumusulat nito ay hindi naman sila masasabing masayahin din. Ano, sa kabila nito ay may mga pinagdadaanan din sila. At ang sunod naman ay ang kwento ng tauhan. Ang interest ng sa kwento ng tauhan ay nasa buhay ng pangunahing tauhan. Inilalarawan dito ang mga kaugalian, katangian, paniniwala sa buhay at prinsipyo ng mga tauhang gumaganap sa kwento. Sa mismong pangunahing tauhan, nakapokus itong kwento. Sunod ay ang madulang pangyayari. Ano ba ibig sabihin itong madulang pangyayari? Okay. Nagkakaroon ng kakaibang pagbabago sa kapalaran ng pangunahing tauhan sa bandang huli. Kasindak-sindak ang mga pagbabagong nagaganap o magaganap. Binibigyan din dito ang kapanapanabik at mahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagpapabago sa tauhan. Minsan ang tauhan talaga nagbabago dahil na rin sa karanasan sa buhay. Okay, at uri, okay, bilang uri ng maikling kwento, itong psychological. Okay, hangarin nito ang mailigay ng maiakda sa isipan ng bumabasa ang damdamin ng mga tauhang gumagalaw. Ipinapadama ng kwentong ito sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Bihirang isulat ito sapagkat may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan. Kaya nga mahirap siyang gawin kasi paano may papadama ng may akda sa kanyang mambabasa kung ano yung naiisip o ginagawa ng mga tauhan. At paano niya ito may paparating ng maayos sa kanyang mambabasa. Okay, at ang sunod ay ang kwento ng pakikipag sa palaran, ang huling uri ng maikling kwento. Okay, nasa balangkas ng pangyayari ang kwento, ang interes at kawilihan ng pakikipag sa palaran ng tauhan na batay sa takbo ng pangyayari. Pag sinabi nating nasa balangkas, ibig sabihin, nasa chronological, maayos at sunod-sunod, sistematiko yung paraan ng paglalahad nitong kwento ng pakikipag sa palaran. Okay, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam.